Hello everyone, it's me Chechi again. So, tuturuan ko po kayo ngayon kung paano gumawa ng thumbnail sa inyong mga video. So, please subscribe and share, like my channel. I hope you like it. Hello po, ito po yung gagawin natin kung paano gumawa ng thumbnail sa ating mga video. So, ngayon, tuturo ko sa inyo muna yung mag-download muna pala kayo ng background. So, yung background po is yung pag-iris natin, doon natin ilagay yung para burahin natin yung mga background doon sa ating mga photos. And then, pagkatapos ng downloadin kayo itong Pixilab. So, siya po yung ating gagamitin. So, paano mag-edit ng ating dapat i-edit na photos or mga text. So, yun po siya. Kung na-download nyo na po yun, so, ituturo ko po sa inyo kung paano gamitin yung background. So, balik tayo doon sa background. So, i-click natin yung background. So, ito po ang lumabas. So, punta tayo doon sa load a photo. Sa load a photo po, maghanap kayo doon sa gallery nyo kung ano yung dapat tanggalan ng background ng picture nyo na itatanggalin natin ang background. So, mag-scroll down ka lang doon or maghanap ka na lang or anong pictures ang gusto nyong tanggalan ng background. So, mamili tayo na. Okay. So, ito po yung napili ko. So, ngayon, idadan ko siya. I-click mo yung dito sa taas. Done. So, kung nakikita nyo yan, yan ang itsura ni picture, pero hindi pa siya natin na-edit sa. So, dito tayo sa auto, magic, manual, repair, zoom. So, yun ang makikita nyo. So, ang gagawin ko muna, i-click ko yung magic kasi yung magic para pantay yung ano. Mabura nyo na yung lahat ng mga background dyan sa likod. I-click nyo lang yung done. So, itong done na ito, i-click nyo lang yan. So, click ang done. So, kung ganun yung itsura, basta hindi ko lang i-ano, basta i-click nyo lang. Basta matapos nyo lang yun, ho. So, i-save mo lang. After that, i-save mo lang siya. So, mando na yun sa gallery mo. So, pagkatapos naman, punta naman tayo sa ating Pixilab. So, i-click natin yung ating So, ito po yung itsura ni Pixilab. Punta muna tayo dito sa tatlong dot. I-click natin tong tatlong dot na to. Ang lumabas, ayan na, use image from gallery, yun. So, ang gagawin natin, dito tayo sa image size. I-click natin yung image size. So, ang lumabas dyan, yan. So, click mo yung YouTube thumbnail. So, yun po yung ano, yung i-okay mo na lang yun. Okay na siya. So, ngayon, may new text nakalagay dyan. So, depende sa inyo kung ano yung background ang gagawin nyo. Meron dyan mapipilian. So, ngayon, ito lang yung background ilalagay ko para mas mapabilis tayo, no? So, may letter A. Click natin yung letter A. So, yun, ang lumabas sa letter A. And then, punta tayo dyan sa styles. Una natin yung styles. So, yun, So, ito po yun, how to make thumbnail. So, may ba't na labo? Ayan. Tapos, okay mo na lang. Okay. Ayan po. Ayan po. How to make thumbnail. So, depende na sa inyo kung ano yung gagawin nyo dyan. Meron din tayo, may pa 3D din tayo dyan sa ano, sa baba. Okay? May pa, yung size natin sa ano natin, yung sa text. Kung masyadong malaki lang siya ay masyadong pahaba, palitin mo lang ba or whatever, dyan mo lang din i-click mo lang yung size. And then yung color, ipapalitan nyo yung color, papalitan yung texture ng message nyo. So, nandyan lang din po siya. So, ngayon gagawin natin is maglagay tayo ng photos natin, di ba? Usually, lalagyan natin ng photos. So, i-click natin yung plus dyan sa taas sa Pixilab. So, yun, makikita natin siya ng from gallery. So, tingnan natin yung ating natanggalan ng background ganyan at hanapin natin yung pictures na yun. So, ito yung picture ko kanina na tinanggalan ko ng background. So, yun po yung kanyang itsura. And then, i-check lang natin yun. Click natin yung check. So, yun na po siya. So, i-drag lang natin itong mga ano, pwede siya i-drag kung saan natin siya pwedeng ilagay. I-drag natin siya, no?
Pwede din natin siyang paliitan kung gusto nyo para hindi siya ma, hindi niya matabunan yung yung text na doon sa taas. So hindi siya matabunan. So yun, liitan lang natin siya, no? I-adjust lang natin. Okay, yan na yun. So pagkatapos noon, nakikita natin yung desktop. Yun, ito. Yan, click natin yan. So nakita mo yung save as image. So i-save mo, i-click mo yung save as image. Okay, so tapos na yung ating thumbnail, yung paggawa natin ng thumbnail natin. So ngayon, papaano ba natin siya ilagay doon sa ating mga video? So sinagad ko na tong tutorial na to para at least dire-diretso. Hindi lang yung paggawa, kundi pag-insert na lang din natin. So punta tayo sa ating Google Chrome. Yan. Dapat naka-in na kayo doon sa inyong YouTube. So yun, natin ang YouTube, and then dito tayo sa ating, dapat naka-desktop sign kayo palagi na para doon tayo pumasok. So yan, i-click po natin yung ating profile sa gilid. Tapos punta tayo dito sa YouTube Studio. Yan, nakita nyo naman yan, di ba? So ito po yun. So pindutin natin ito sa ating video, itong video. Yung videos natin, napindot na natin. So ito po yung ating mga videos. So ngayon, pindutin lang natin yung ating videos kung anong gusto nyo or saan or anong gustong videos ang lagyan ng thumbnail. So pindutin ko to example, pero may thumbnail na yan, no? So yun, scroll down nyo lang. Yan. Blanco kasi to, itong dito. So, yun lang, doon nyo lang ilagay yung thumbnail nyo, i-download nyo lang yung thumbnail nyo, doon yung nagawa nyo kanina sa PixieLab. So, dyan mo lang ilagay. Kung mailagay mo na, punta ka lang dito sa save. So, yun lang po, ganun lang kadali, save mo lang siya. Kasi may nakalagay na sa akin. So, kung mapindot mo yun, kung ganung thumbnail, tapos kasi kung wala kang thumbnail, magblanko kasi yon. So i-save mo lang siya. Tapos yon, makikita mo na babalik ka dun sa YouTube channel mo. So yun lang po. Maraming salamat. I hope na meron kayong natutunan. Thank you. Bye-bye.